Hi guys! So, gusto bang kumita ng pera $100 per day? So, before tayo mag-start, gusto ko muna ipakita sa inyo yung GCash ko. Guys, withdrawable sa GCash itong tutorial na ituturo ko sa inyo. Kung interesado kayo, pwede nyo pong makita. Yan to guys, yung ating GCash. Meron tayong 139,960 pesos dyan sa ating GCash. Na-withdraw natin yan dito sa application na to. And ituturo ko sa inyo yung step by step kung paano kayo kumita ng pera online gamit lamang po ang yung cellphone at kahit nasa bahay lang po kayo. Kung interested kayo guys, make sure na panoorin mo yung video hanggang sa dulo. Hey, what's up guys? Kung bago lang kayo sa aking YouTube channel, my name is Mark from Pinoy Influencer. Ang channel ko po ay nagtuturo kung paano kayo kumita ng pera online, tutorials, motivation, trading at mga investment. Kung interested kayo sa mga ganong klase ng content, consider subscribing by hitting the subscribe button at i-on mo na rin yung notification bell. I will notify and update you kapag may bago akong upload na video. Ma-appreciate ko rin ng maraming marami kung i-hit nyo na agad yung like at i-share nyo to sa lahat ng kilala nyo na gustong kumita ng pera online. Huwag na nating patagalin guys, let's go! Okay guys, before tayo mag-start, ano ba yung laman ng video na to para malaman nyo din? So, ano ba ang laman ng video na to ay ituturo ko sa inyo kung paano kayo kumita ng $100 per day. So ngayon guys, saan ba tayo? Number 2, ituturo ko sa inyo kung anong platform yung gagamitin natin. Kundi wala tayong ibang gagamitin kundi yung OKX Exchange na kung saan ituturo ko rin sa inyo yung paano kayo mag-deposit ng libre. Ito ay free P2P or peer-to-peer transaction. Number 4, ituturo ko sa inyo, ipapamiliarize natin yung exchange. And number 5, ituturo ko sa inyo yung basic trading strategy na kung saan ituturo ko rin sa inyo paano magbasa ng kandila or candles dito po sa mismo sa tutorial natin na to. Number 6, ituturo ko sa inyo yung mga indicators for basic trading strategy. Ang totoo naman, para maging successful tayo, basta gamay na natin yung basic, pwede ho tayong kumita. Ngayon guys, marami rin po magagaling na sa indicator, magagaling sa trading strategy, kaya lang ang problema, wala silang risk ratio, profits and losses. Hindi nila alam kung ilan ba yung profit and losses nila sa bawat trade nila. Kaya kahit, at alam nyo ba guys na kahit 50% win nyo at 50% losses nyo ay profitable pa rin po kayo sa pamamagitan lang nitong risk ratio na yan. And ituturo ko rin sa inyo yung risk management. Kapag wala po kayo nyan, hindi po kayo magiging isang tinatawag nilang disciplined trader. Kaya yung iba, 1 month pa lang, ubos na yung kanilang fund at wala na silang kita. And ituturo ko sa inyo saan kayo dapat pang matuto or saan ba kayo pwedeng magdagdag ng kalaman para sa trading, kasi hindi po makukuha yung trading sa isang upuan at hindi rin po makukuha kahit 1 year lang yan, kasi you have to consistently learning. And number 10, tips and techniques guys para maging successful tayo sa pagte-trade at pwede ho tayong kumita ng $100 per day and more kapag gamay na po natin yung pagte-trade. And before tayo mag-start, ito na po yung screenshot ng aking personal account. So makita nyo guys, meron tayong profits and losses na 60,949, which is 23.15% on my capital. And yung isang araw guys, kumita po tayo ng 3,496. Yan po yung ating kita. Ngayon guys, nagbago na ulit yan, nag-withdraw tayo. Ngayon, ituturo ko muna sa inyo paano kayo mag-create ng account step by step. So ngayon guys, click nyo po yung link dyan sa description para ma-guide ko po kayo paano mag-create ng account step by step dito po sa OKX. Before tayo mag-start din sa OKX guys, more than 5 years na po yung OKX and 100% legit, and ito po ay mapagkakatiwalaan talaga yung exchange na to. So ginagamit natin personal po yung OKX. One of my recommend na exchange po ngayon as of today yung OKX. Kaya gamitin po natin yung OKX. Now, ang gagawin lang natin is ilalagay lang po natin yung ating email address na valid and active dito para makapag-create po tayo ng account sa OKX. Ngayon, okay, and then click nyo lang po yung sign up. Okay, ilagay nyo yung address nyo. Halimbawa, juandelacruz@gmail.com. Ito po yung ilalagay. Halimbawa lang yan ha. Then, click nyo lang po yung sign up. And then, ilagay nyo lang po yung inyong password na gusto nyo. So, hindi malalaki yan kasi nakalagay lang kasi na caps lock. So, ngayon guys, kapag okay na yan, pwede na tayo mag-start. And ituturo ko na sa inyo yung next na gagawin natin, which is
yun nga, magpipito po pita. So ngayon guys, ay pwede na ho tayong mag peer-to-peer na transaction. Pero bago tayo makapag-start pala niyan, is kailangan is mag-fully verified po muna kayo sa inyong account. Yan. So dito, pupuntahan nyo lang po yung verification dito. Yan. Ito yung parang icon na tao to, and then verification. Ang maganda naman po dito sa OKX, napakadali po mag-verified ng inyong account. So, kailangan lang po fully verified at pwede na po tayo mag-start na mag-trade po sa OKX. Now, ang next na gagawin na natin is mag-P2P tayo. Sa P2P, ito na po yung cash in. Okay, so ito guys, tutorial para kumita po tayo ng $100 per day using cellphone. Pero yung ginagamit natin ngayon, para mas madali po yung tutorial is PC or laptop yung pwede natin itong tutorial na to. So, ganito makikita nyo. So, yung P2P trading, pwede na ho kayong magbili ng USDT or any cryptocurrency, pwede yan. Pero I suggest USDT yung bilhin nyo kasi yan po ay stable at sumasabay lang siya sa presyo mismo ng US dollar. So, pwede ho tayong bumili dito. So, halimbawa, itong USD Express, bibili tayo sa kanya ng 56.75 per USDT or Tether. So from 100,000 to 2 million pwede ko tayong bumili sa pamamagitan ng okay, East West. Pwede nating palitan 'to. Halimbawa, gusto nyo ay GCash lang, pwede 'yan. So tingnan natin kung meron ba silang GCash. Yan, hanap po kayo ng mga pwedeng GCash o kaya pwede rin po yung bank. Pwede rin po yung Maya, meron silang Maya. Check natin kung meron ba yung GCash. O hindi yata available ngayon yung GCash kasi parang maintenance nila. So bank transfer. Halimbawa, Maya na lang. Pwede rin yan. Pwede rin Kumu Bank, Maya Bank, Net Bank. So ito yung mga bank na pwede po ngayon dito. Pwede rin po yung BDO kasi online yan. So ngayon kapag okay na yan, i-click nyo lang yung tumbay. Halimbawa, itong bank transfer. Yan, bibili lang po kayo sa kanya. Ilagay nyo kung halimbawa magkano po yung... Okay, so halimbawa 5,000. Yan, makaka-receive po kayo ng 88.41 na USDT. At mapupunta siya dito kapag successful po yung pagbili nyo sa kanya. And guys, yung P2P dito is mapagkakatiwalaan, safe po at trusted. Ito. Okay, so hindi po siya, bago nila payagan na magbenta sila ng crypto ay i-verify din sila ulit. So may pangalawang verification yung mga nagbebenta rito. Okay, so ang next na ating gagawin ay pupunta tayo dito sa ating asset and click lang natin tong transfer. So dito sa transfer, okay, yung pera ng ating mismong P2P is nandito sa funding, dadalhin natin siya sa trading. Yan. So halimbawa, click nyo lang po yan and transfer nyo lang from funding, transfer natin yan sa trading. So nakita nyo, okay, na-transfer na yan. Makikita nyo naman ngayon dito sa mismong asset. Yan. So ngayon meron tayong asset dito na 5,480 USDT or ilagyan natin ng pesos yan. So meron tayong 307,000 dito po sa OKX natin. And ang maganda rito, okay, tuturo ko sa inyo guys paano tayo kumita ng $100. Kaya dapat panoorin yung buo yung video. So dito pwede ho tayo mag, kung kayo po ay beginner, so bago kayo mag-start is tanungin nyo muna kung ano na ba kayo sa stage nyo about trading. But before guys, ang trading ho, hindi po natin pwedeng dalhin dito yung ating pera na ginagamit araw-araw. Ang gagamitin lang natin po sa trading ay yung pera na excess dun sa ating mga ginagamit sa pang araw-araw. Okay, huwag po natin ilalagay yung emergency fund po natin dito. Huwag nating ilalagay lalo na yung inutang natin na pera para i-trade. Kasi yung iba parang sumusugal sila. Uutang sila ng pera dahil nakita nilang kumita kami ng $100 or 100,000, uutang sila ng may interest pa at dadalhin dito sa trading kasi kikita ro ng 100%. Yes, kikita kung alam nyo na po yung gagawin nyo. Pero kami man guys, kahit kumikita na kami, hindi po kami uutang para i-trade po. Hindi po ganon. Okay, so yung excess, sabi nga, invest what you can afford to lose. Yung kaya mong pakawalan, yung hindi masakit yung loob mo kapag natalo ka. Kasi ang trading, hindi po 100% na pag nag-trade ka, 100% po yung profit. Hindi po ganon. Ang totoo, sabi ko nga, kahit 50% win, 50% loss, profitable ka pa rin kung alam mo po yung gagawin mo. So ngayon, sa beginner, ang gagawin lang po muna dito is pwede po kayo sa spot trading.
kayo po, pag medyo beginner o medyo sabi na nating advanced, pwede po tayo sa futures trade, mas malaki po yung pwedeng kitain. Ito po yun. Okay, dito sa spot trading, tuturuan ko kayo. Okay, ang gagawin natin dito ay maghahanap lang po tayo ng mga pwede nating pag-entryhan. So, nababahagi po sa tatlo lagi ang bawat trade natin. Ibig sabihin, meron pong entry, meron pong stop loss, at meron pong take profit. Okay. But before that, ang gagawin muna natin is, i-familiarize muna natin itong interface ng OKX. So, dito makikita nyo sa left side, okay, nandito po yung pair. Okay. Ibig sabihin, kung anong pair yung natitrade dyan, katulad nandito. And dito makikita nyo yung chart and makikita nyo yung overview. Ayan, dito po yung overview ng coin na yan or cryptocurrency na yan. So, ito po yung chart natin. So, dito makikita nyo po yung iba't ibang mga pair yan. So, iba't iba yan. And dito, ito naman guys ay makikita nyo yung time frame. Merong 1 second, may 1 minute, 5 minutes, 15 minutes, 1 hour, 4 hours. Eh, anong ibig sabihin yan? Sa bawat candles yan, candles ang tawag dyan yung green at saka red. Okay, sa bawat candles, kung anong time frame yan, halimbawa, 1 hour per candles na yan. Okay? So, kung pwede nyo baguhin, kung gusto nyo, ay 1 day. Sa bawat candles, ay 1 day. Pwede yan. Makikita nyo dyan. So, ngayon, alam na natin yung mga kandila. At nandito po yung mga pwede nating gamitin for measurement. Halimbawa, gusto nyo i-measure sana or pwede nyo gawa ng line, pwede po yan. Magagamit nyo po yan. Marami po yung mga pwedeng gamitin. So, halimbawa, gusto nyo gumawa ng trend line. Ayan. So, para makita nyo kung yan ba ay pataas o paakyat. So, pwede po yan. Marami po dito. So, may mga text, may paint. Lahat yan, pwede yan. Next is, eto yung candles. So, marami yan. May candles, hollow candles, columns, line area, baseline, Heikin, AC. Kung kayo beginner, okay na yung candles. Okay? So, next, yung mga indicator. So, nakalagay sa atin kanina dito sa ating presentation, naaalamin natin yung mga basic trading strategy at candles. So, balik tayo dito. So, ngayon, ang ginagamit ng basic lang, yung basic para madali nyong intindihin is pwede po kayong gumamit ng volume. Okay, itong volume, anong ibig sabihin ng volume na to? Ito po ang makikita nyo kung gaano karami yung nagbabuy at nagsesell. Tumataas yung volume. Yan. Yung binabuy nila at sinesell nila, kapag mataas, ibig sabihin marami po yung nagbabuy at nagsesell. Yan po yung volume. Ito naman, yung next naman is itong RSI na to is or itong indicator na to, ito naman po ang tinatawag nilang moving average. Ibig sabihin, ito po ay lag. Ibig sabihin, huli sa bago yung mga kasi kinukompute niya yung 50, halimbawa 50 na days na galaw ng candles na yan. So, kinukompute niya yan. Merong mathematical, kinukuha niya yung mismong parang mid na. Kaya ito po yun. Pwedeng baguhin po yan kung gusto nyong baguhin. Okay? So, hindi nyo malalaman yan kaagad or hindi nyo matututunan ng isang upuan na pag-aralan nyo muna. Pero pwede nating baguhin yung settings. Kung gusto nyo, pwedeng 50MA, pwede rin po yung 21, pwede rin po yung 14. So, gusto pwedeng maglagay ng mas marami dyan. Okay? So, next, pwede rin po natin gamitin yung MACD or Moving Average, Convergence, and Divergence. Ayan. So, halimbawa, MACD, pwede natin i-type dito yon. Ayan. So, MACD. Ayan. So, ito naman ay ginagamit ito para malaman kung ano ba yung trend, kung ano ba yung takbo ng pair na yan. Siya ba ay bull? O, ibig sabihin ng bull, paakyat ba siya? O bear? O pababa naman siya? At ranging kapag straight lang siya. Ayan. Yan lang yung tatlong takbuhan ng pair na yan or cryptocurrency na yan. Siya ba ay paakyat, bull market or bear market, pababa yung market at saka ranging yung market. Padiretso lang siya. Dalawa lang yan. So nakikita natin, halimbawa, ang Bitcoin ngayon is parang paakyat po yung presyo. Okay, so ang gagawin nyo, pwede kayong bumili. So papakita ko sa inyo yung sample. Ayan. So halimbawa, bumili po kayo ngayon ng Bitcoin against yung USDT nyo. So, ito po yung gagawin natin. So, pwede po yung i-click yung buy. Pag nakalakay dito sa limit, ibig sabihin,
kayo po yung maglalagay ng presyo. Gusto nyo, halimbawa ngayon, 61,996. Gusto nyo yung presyo sana, pag bumaba siya ng 61,050, yan, so ma-fulfill yung order nyo. Ilan yung pera na gusto nyo pambili, pwede nyo pong ilagay dyan. Yan o. Ilan yung total na pera na pwede nyo pambili, pwede nyo ilagay. Yan, so, or pwede nyo maglagay ng halimbawa, yung $100 or $1,000, makakabili kayo ng 0.016116603 na Bitcoin. So, ilalagay natin ha, para makita nyo. So, babay ako, click ko yung buy. So, makikita nyo dito sa baba, ayan o. So, makikita nyo, meron akong nabili. Okay, na 61, nakabili ako ng 61,981, nakabili ako ng 0.16, so na-fulfill na siya. Makikita nyo dito sa status, ayan, filled. Ibig sabihin, nakabili ako. Para makita nyo yung $1,000 ko, nakabili ako ng Bitcoin na 61,000. Pero ang presyo niya, 61,983. So, hindi ko siya ibebenta, lower than yan. Lower than 61,980. Kasi, pag binenta ko ng ganun din, lugi ako o talo ako. Parang ganun. So, ngayon, ipapakita natin, huhintayin ko ngayon, okay? So, hihintayin ko ngayon itong presyo na to. Halimbawa, para makita nyo din. So, dito tayo sa 1-hour time frame. So, sa tingin ko, halimbawa, magiging 64,000 yan. Halimbawa, magiging 64,000. Pwede ko na siyang ilagay ngayon. Yan. So, yung mismong Bitcoin ko, pwede ko na siyang ilagay dyan. Sell ko. Yan. And sell BTC. Yan, para makita nyo yan. So, ilang bang BTC? Lahat. Gusto ko lahat ng BTC ko. Yan. Sell BTC. Yan. Makikita nyo dyan, naka-order yan. So, para makita nyo din. Ngayon, pag nabenta pala yan, okay, yung magiging, halimbawa, magiging 64,000 po yung presyo ng Bitcoin. Halimbawa lang ha. Okay. Pag nabenta ko yan, kanina nakita natin, pag nabenta, magiging 1,030. 1,000 yung pinabili ko. Ibig sabihin, kumita ako ng $30 kung aakyat si Bitcoin ng 1,030. Okay. So, hihintayin ko lang siya. Kung hindi siya umakyat, walang problema. Hindi ko naman ibebenta. So, tignan nyo, paakyat siya, di ba? Pag yan abot niya, automatic, meron akong sa isang trade ko na yon, meron akong $30. Ganun lang kadaling intindihin po yung mismong trading dito. Pero, hindi ganun kadali kasi pwede rin siyang bumaba. What if bumaba hanggang dito? Okay? So, pwede ko kayo maglagay ng tinatawag nilang stop loss. Yan. So, pwede nyo maglagay ng stop loss. Yan. TP. Ibig sabihin, pwede kayo maglagay. Kung bumaba siya sa presyo na sa pagbili nyo, ay ma-automatic mabebenta siya. Okay? Pero may loss po kayo nun. Kasi nga, okay, naibenta na siya, mas mababa dun sa ibinili nyo. Pero para hindi na siya bumaba pa, na mas mababa pa. Yun naman po yung gamit ng stop loss. Stop, dun lang yung kaya kong ipatalo. Yung TP naman, profit. Halimbawa, mag-take profit po kayo more than dun sa presyo na ibinili nyo. Halimbawa, ngayon, si 2,000, pwede ko nang ibenta anytime din. Pero dapat computing nyo, yung pera na ipinambili nyo ay dapat, tapos ibawas nyo po yung trading fee, yung natitira doon, yun po yung profit nyo. Ganun lang simple po sa spot trading. Ngayon, punta tayo dito sa yung isa pang trading, yung futures trading. So, ang spot trading ay magkaiba sila sa futures trading. Kung yung spot trading ay bumili kayo ng mababa at ibebenta nyo pag mataas, ito, ibang-iba naman po yung futures trading. Ano naman po yung gamit nyan? Ganito lang din. So, Bitcoin din against USDT. Dito ay merong long at short. Buy long or sell short. Ito naman ay, so ngayon, ganito po yung mangyayari. Okay, so kung halimbawa, ito pong crypto na to or pair na to, so pwede natin palakihin para makita nyo din. So, kung sa tingin nyo po yung price nito, halimbawa ito, okay, nag-buy long kayo, dito kayo nag-entry, halimbawa, nag-entry kayo ng 51,559 dito po sa Bitcoin, okay, and tumaas siya. So, pakita ko sa inyo. Tumaas siya doon, at nag-long kayo, yan, so nag-long kayo dyan, okay, so kumita po kayo. Depende na lang po kung ano po yung leverage na ginamit nyo.
sumalaki po yung inilaki niyan. Ibig sabihin, namumultiply po yung pwede niyong kitain kasi nile-leverage. Para ang nangyari ay pinahiraman kayo ng exchanger na yan para kumita kayo ng ilang X. Yun po yun. Ngayon, what if baliktad? Halimbawa, ang nilagay mo ay short or long, sabi na nating short. Ayan. Halimbawa, nag-short ka, pabaliktad. Sa tingin mo, pababa siya, pero kinik mo yung short. Okay? Against dun sa presyo ng, ay sa tingin mo na against dun sa market. Okay, ganito na lang. So, yung sell short, pwedeng maliquidate naman kung magkano yung itrinade mo. Halimbawa, itrinade mo $100, pwedeng mawala po lahat yun. Kasi, ito yun, pwedeng may leverage yan. 20x, makikita nyo dyan. Ilan ba yung x yan? Hanggang 100x, pwede po yun. Ibig sabihin, parang pahihiraman ka ng 100x dun sa inyong margin or capital. Yung OKX. Yan po yung ibig sabihin ng leverage. Yan. So, high risk siya. Kaya kung ikaw ay beginner, eh huwag ka munang mag-trade dyan sa futures trade. Aralin nyo muna. Okay? So ngayon, halimbawa, punta tayo dito sa paano ba yung risk management at profit and loss. So, ituturo ko sa inyo para makita nyo din. So, ganito po yung profit and losses na profit. So, dito sa trading, pwede po kayong yung $1 nyo or $1 nyo, pwede pong kumita ng $2. Yan po yung maganda dyan. Ibig sabihin, pwede nyo pong yan ang profit ratio nyo. Diba sa limbawa, natalo ka ng nag-loss ka ng $1, okay? O one win, ibig sabihin $1. Eh, isang win mo naman or dun sa trade mo ay tama is $2. Di meron kang profit na magkano? Ang profit nyo ay $1. Kaya kahit 5, sabihin na natin 5 win and 5 loss, may matitira ka pa rin $5. Kaya dito lang po sa trading na nagkamali ka man ng 5, hindi po tabla. Diba dun sa coin, yung coin na toss coin. 5 na talo, 5 at 5, tabla, walang talo, diba? Sa trading, pwede po kayong manalo. Kasi bakit? 1:2 ang laban. Or pwede pang 1:3 kung gusto mo. Okay? Ibig sabihin, sa bawat trade mo, pwede kang mag-set ng 1:3. 1:5, meron pa nga eh. 1:5, pwede po yan. Sa isang dollar mo, pwede kang mag-gain ng $5. Sa trading. Pero dapat aralin nyo pa din. Hindi nyo pwedeng kayang gawin ng isang upuan yan. Ayan. And, papaano po yung risk management naman? If you have $1, okay, ang pwede nyo lang pong i-trade is, yung per trade nyo is 1% of your capital. So, ibig sabihin, kung meron kang $100, ang pwede nyo lang ipatalo pala, okay, sa isang trade is $1. Hindi po, huwag nyo na po kayong itataasan pa. Yung iba kasi, kaya nagkakaroon ng problema is yung $100 nila, itrinade nila at umaasa na mananalo sila. Which is, sabi ko nga, napaka-risky yung ganun. Okay, hindi po iisa ang event yung trading. Maraming trading po yan. Okay, kahit yung pinakamagaling na trading, pinakamagaling na yun ha, only 80% lang po yung win rate niya. Tinatawag nilang win rate. 80% lang. Kasi yung 50% win rate, profitable na yon. 80%, pwede pa nga kahit 30% yung win rate mo, profitable ka pa rin. Sa 1:5, pwede po yun. Okay? Kaya po, hindi po pagaling yung sobra, huwag kayong maghanap ng isang magtuturo na 100% win rate. Wala pong ganun. Yung pinakamagaling na, meron pala siyang losses, pero alam niya po kasi paano ayusin yung risk management. Hanggang 1% lang yung, halimbawa natalo siya $1, o di may chance pa siyang 99 times. Okay, at ang gagawin nyo lang ganito yon. Halimbawa $100 yung puhunan nyo muna. Okay, so ang isang trade, isang $1 lang yung pwede mo. Okay, ibig sabihin may 99 times ka pa na magte-trade bago ka maubos yung pera mo para may chance ka pa na bumawi. Yung iba kasi, $100, one trade. Nakachamba, sabi na natin nakachamba, o, di naging $200. Kung ganun yung mindset mo, eh, paano kung, next ulit, nanalo ka ulit, o, di naging $300. Eh, yung iba, ang ginagawa nila, inilalagay lahat. Isang loss mo lang, loss lahat. Kaya ang nangyari,
nabo-burn out yung iba kasi wala silang risk management. So kung kayo po ay may 1,000 po na margin or capital, o di dapat $10 per trade ka lang. Kung kayo po ay may $10,000, o di $100 per trade lang para meron ka pang time na makarecover sa mga losses mo. Kasi sabi ko nga, 1:2, pwede na yan, 1:3, 1:2.5, 1:5, pwede na po yan na ratio sa profit and losses. Na kung saan, sabi ko nga, sa yung mga nagsusugal, 1:1 lang yung mga yan. Pero dito sa trading, hindi po ganun. Meron po 1:2, 1:3. Okay? So sana kuha nyo yung profit and losses dito po sa ating tutorial. So ngayon, ano pa yung, yan, saan ba tayo pwedeng matuto pa about trading? So, ang I suggest ko guys na pwede po kayong manood sa YouTube. Marami pong tutorial sa YouTube. Hindi po nakukuha sa isang upuan po ang trading. Marami tayong mga iba't ibang nakikita na kumikita sila, pero meron po na silang strategy. Kayo po ang maggagawa ng inyong trading strategy. Hindi po kami. Kayo po mismo. Kahit sinabi na namin ito po yung tamang kailan ba yung magandang entry, kasi yung ginagamit natin, kung sa spot, yan yung po tinatawag na breakout. Sa breakout po kayo, pwede kayo mag-trade. At yung tinatawag nilang golden pullback, pwede po kayo mag-trade. Ibig sabihin, after niya mag-breakout, yung pagbaba niya, mag-pullback, dun kayo mag-e-entry. Halimbawa, ito. Okay? So, pakita ko sa inyo para makita nyo din. Ito po yung breakout. Okay? Kung dito kayo nag-entry, at dun nyo binenta, profitable kayo, kumita kayo, kahit sa spot trade yan. Okay, yung pullback niya, ito, hihintayin natin ngayon magpupullback to, bababa muna to. Okay, after niya bumaba nito, itong Bitcoin na to, hihintayin natin may pullback yan. Pag bumaba yan, okay, so kung depende, kung dito bumaba, okay, pwede tayo mag-buy. Kasi paakyat ulit yan, since nasa bull market na tayo sa cryptocurrency. Yan po yung mga strategy. So, matututunan nyo dyan sa pagbasa. Yung iba kasi, umaasa sila na isang video ay masagot lahat yung magiging magagaling na sila. Hindi ganon. Continuous learning. Okay? So, next, ano ba yung tips and tricks ko? Sabi ko nga, huwag kayo mag-o-overtrade sa pagte-trade. Kasi minsan, pag nababurnout na kayo, minsan mali-mali na. Kung na-loss kayo, nasabihin na natin 10 losses sa isang araw, eh huwag na kayo mag-continuous na mag-trade. Kasi bakit? Baka continuous din yung losses nyo. So, off muna kayo. Yan yung tip ko. Off muna kayo. And then, pwede kayo pumunta dun sa tinatawag nilang demo account. Merong demo din to. Trade ka muna sa demo. And then next, balik ka ulit dito po sa trading. Ang sikreto talaga sa trading is patagalan. Hindi po yung pabilisan, palakihan ng kita. Pag tumagal ka, marami kang natututunan at pwede po kayong magiging profitable trader. Yung iba, nakachamba lang. Kaya nagiging may mga pinapakitang 200%, 100%, nakachamba lang. Pwedeng chamba yun eh. O kaya $1 lang yung nilagay nila. Mataas yung percent, pero wala, hindi rin sila profitable. Okay? So ngayon, kung okay na po sa inyo, halimbawa, kumita na kayo dito, ang gagawin nyo lang po sa pag-withdraw sa OKX, P2P lang din. Ako guys, nag-withdraw ako dito. Okay, ginagamit ko na rin yung P2P trading. Kaya dinadala ko dito sa aking GCash. Okay, so ang gagawin nyo lang, sell naman ngayon. Okay? Payment, syempre, pwede nyo pong lagay yung bank transfer, pwede rin po yung GCash. Yung GCash yung ginagamit ko dito. Ayan. Pero hindi available ngayon yung GCash, kaya wala yata ngayon. Kasi maintenance nila. So, bank transfer, pwede yan. Direct yan na sa video mo. Ayan, nakalagay GCash, pwede yan. 10,000 to 500,000 si Kameko. Bibilhin niya naman ngayon ng 56 yung USDT mo. Yan. Kung gusto mo na maging cash, parang yung ating GCash. Ganyan. Okay? So, ganun lang kadali yung mag-withdraw para kayo maging profitable trader. Continuous learning, sabi ko nga. And, syempre, manood kayo ng mga video tutorial para lalo pa kayong matuto sa pagtitrade. Ang pagtitrade, guys, active po yan. Hindi po yan passive. Ibig sabihin, naglagay kayo, hindi hihintayin na kumita lang. Hindi ganun. Active po ang trading. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Sana naku, meron kayong kaunting natutunan dito sa tutorial natin. At gamitin nyo po si OKX. Yan po yung recommend ko ngayon na exchange. Kasi lahat naman ng kailangan natin for trading nandito na po sa OKX. So, once again, this is Mark from Pinoy Influencer. Thanks for watching and see you on my next video. Thanks and bye-bye.